Hello guys, nandito na naman po ako para sa panibagong usapin. So sa video nito to guys, pag-uusapan lang natin yung mga requests. Ito yung mga madalas nire-request. Tapos mamaya din, itatry ko din guys na mag-upload yung mga i-screen ko ngayon na mga possible umakyat mamaya. So titingnan ko din yung ganun mga sequence guys kasi medyo nagbago ako kasi marami ko minsan na napapasobra yung ano ko yung screening ko. So tapos nagsasama-sama yung review. So mas maganda, ginawa ko na lang guys, iwalay yung review, iwalay na yung screen para just in case yung mga hindi na sila maghalo-halo guys. Ngayon, kapag gusto nyo guys na mag-request guys ng mga staff or magpapa-insight kayo guys, pwede nyo i-comment sa baba dito sa YouTube mismo, dyan sa baba mismo, dyan sa comment box. I-comment nyo na agad para just in case nakikita ko na kaagad kung anong mga i-reviewin. Tapos yung kung ano guys, kung hindi kayo kasali pa dun sa isang bagong group page ko, group chat na ginawa ko about mga request lang at saka insight, mga screening. So comment lang kayo sa baba or join lang kayo dun sa isang group chat. So yung mga nandoon na guys, isama nyo din yung iba naman natin kasama sa ibang group chat, no? So, lahat talos natin ng ibang group chat, pinaghalo-halo ko na sila doon. So, guys, so maraming salamat, guys. So, before I start, guys, please don't forget to click positional to this page. Lalo-lalo na, guys, sa mga bago sa stock market. So, may nakalala akong playlist sa inyo, guys, itong buy signal lesson. So, sa buy signal lesson, guys, tinidiscuss ko yung uptrend, sideways, downtrend, kung paano ka mag-entry or paano ka mag-buy, paano ka mag-sell, paano ka mag-position, paano ka mag-risk management at saka yung buy at saka sell, no? So, dinidiscuss ko yun guys. Check nyo lang yung description sa baba, nandiyan po yung sa baba, at saka yung ibang mga lesson, no? So, importante din guys, check nyo din yung 10% gain monthly rule at saka yung my earnings or loss in stock market. Yan guys, so check nyo din kung paano ko dinidiscuss yung naging strategy ko, ano naging plan ko sa stock na yan. So, ayan guys, no? So, huwag nyo rin kalimutin guys itong positional traders page sa Facebook page guys, no? So, sa Facebook page natin guys, pwede kayo mag-comment or mag-message sa akin about stock. So, magsasend kayo ng mga pwedeng reviewin or anong katanungan regarding stocks guys, no? So, simulan natin dito guys sa Nasdaq, no? So, Nasdaq up at saka S&P and Dow 30, no? Tsaka yung gold at mining mababa ng 1.90%. So, tingnan natin yung mining natin sa Pinas. So, simulan natin dito guys kay Asen. So, dito guys kay Asen. So, alam naman natin to, bullish na bullish kita naman sa RSI na. Yung RSI nito guys, around 82 na, no? So, ang ganda ng foreign buy nito. So, na-discuss ko na rin to guys nung time na nandito tayo na bodega mode, no? So, dito guys, ang isa lang na tinitingnan ko guys na sinasabi ko sa inyo, ito, maging aware kayo dito guys. Ito, 20, sabi na, ito, itas natin unti. Ayan, 23%. Tapos, ito, simula sa baba na to, ilan percent to? 19%. Tapos, dito, ang target natin dito guys, kita nyo naman, so, 309. So, nasa level na siya ng 21%. So, at saka mataas namin yung RSI. Kung mga ganito guys, at may mga pattern na halos na ganito at magkakaroon ng consolidation guys, mas maganda naman na mag-take profit kayo kahit 50%. So, kung may position kayo dito, huwag nyo pa rin iwan yan guys sa position nyo. Sayang. So, mag-ano lang kayo, mag-take profit lang kayo. Tapos, abang ulit kayo ng possible na retracement. So, possible ito mga around 3.44 or 3.45. So, check nyo rin din to. So, itong pwedeng mag-bounce dito sa 3.57. Tingnan natin kung yan siya magkukonsolidate. Pero, kung titingnan natin dito sa iba guys, check natin guys, no? Kung saan siya nag-kukonsolidate sa level na yan. Kung dyan, so nasa around siya ng, bumaba siya ng 2.58. So, 0.382. Ito yung 0.382 guys. So, ito yung 0.382. Ayan guys, yun dyan po, 0.382. Tingnan natin yung isa. Para alam natin kung saan siya nag-possible mag-consolidate. So, ito gano'n. Ito rin dito guys, so. Pag-up niya sa 0.382.
So possible ang abang mo itong 0.3 ito yung 3.44 or 45 yan ang abang mo malapit diyan. So kasi itong dalawa doon din sa level oh 0.382 sa ito sa level na to tapos ito naman to sa 0.382 din nagkaroon ng consolidation. So yun din ang abang mo. So mayroon na tayong idea dalawang pattern na to no. So titingnan natin guys no. Dito titingnan natin sa kabila. Kung halos pares lang ba yung level na yan sa diyan siya nag so ayan guys so meron din part dito na nimetouch niya pa rin yung 0.32 yung baba tapos yung ano so 0.236 ayan ano ito 0.236 so malapit lang sa dalawang yan o parang gitna lang din no. So may idea na tayo. So alam na natin ang gagawin diyan kay Asen. So may correction yan possible. So medyo ingat tayo. So next tayo guys. Kaya na tayo kay next. Lagyan natin sa news para alam natin kung may news. CHP. Ayan guys, so CHP gumalaw na to si CHP. So sa CHP, iloki na Edge, skina mama Connie. Ayan. Tapos si na Boss Richard. Tsaka si na Ma'am Grace. Ayan, baka makalimutan ko Ma'am Grace. So, ayan Ma'am, nabanggit ko na kagad Ma'am, wala pa 2 seconds yan Ma'am. Ha? So, ayan. So, ang iniintay ng latin dito kay CHP guys, ito. So, makabalik siya at mabreak niya tong RSI na to. Ayan guys, so check muna natin. Ayan, medyo mataas ata. So, ilagay natin dito. Ayan. Yang iniintay natin guys, makabalik to. So, mga around 61, 62. Mabasag tong downtrend na ito para malaman masabi natin na hahataw na no at least kaya nang basagin talaga yung 1.76 ba yon so ayan so yun ang iniintay natin yung MACD wag mo natin tingnan muna yan kasi laging talaga yan eh. Mabagal talaga dumidepende lagi sa price movement so sa ngayon dahil nasa 1.57 siya so I hope na ito magkaroon siya ng another ano kasi ang kagandahan sa kanya karoon siya ng doji tapos nagkaroon siya ng confirmation ng isang giving candle. So, yan ang maganda guys. So, medyo kaabang-abang yung next candle nito dahil nga doji na green candle. So, sana sumunod green candle ulit to. So, halos ganun ang nasa support level din kasi siya guys eh. Tapos doji pa. Ayun guys, no? So, sana kapag nagkaroon ng green candle, yung RSI natin, mabasag na talaga yan. Yun ang kaabang-abang dyan. So, maraming mag-aabang dyan kapag ganyan yung style ng ano. Yung RSI, tumatama yung RSI doon sa ano sa price movement. Check natin to guys no. So part na to. Ayan. So ayan guys. So si HP may news ba to? So mayroon atang news to regarding SRO. Check nyo lang guys yung SRO nito ni CHP 1.54 pa yon SRO niya. So ayan. So 55, 56 yung RSI, MACD, okay. So bullish, may momentum, may net foreign. So ayan. So ang kabang-abang talaga dito guys, dapat mag-close above siya ng 3.25. Kasi hanggat hindi siya nag-close above 3.25, ang abang mo lang laging 3.10 below. Kapag 3.10 below, yun lang ang bodega mo. Ayan guys no. So check nga natin yung 5 minutes ito guys just in case kung sa akin na guys mas gusto ko mag-entry below 3.10. Kasi para just in case mauntog man sa 3.25 may profit ka pa rin. So base dito 3.30 na maganda. So mas gusto ko sa 3.10 guys talaga eh. Para yung bias ko kung 3.10 ako sabi natin 3.10 nakuha ko. Sell ako ng 3.25. So, meron pa rin ako na ano. Check natin. 3.10 tapos 3.25. Meron pa rin akong 4.94%. So, malinaw yung 3% na earnings ko. So, pwede ko pa siya i-sell. Kaya, mas gusto ko yung bumalik siya ng 3.10 para naman makapagbenta pa ako. So, next natin, Sinaw. Ayan, guys. So sinaw, so request din to sinaw no. So ayan, so RSI nito guys, so 65, so okay, may yung laging naman din tong MACD na to. So tulad ng sinasabi ko guys, mas maganda
Maganda to, kung check natin kung magkano 4.94. Yan, kung example bumili ka diyan, possible pa ba na makapag-sell ka dito? So may 7%, so malinaw ang 5%, guys, no. So pwede pwede magbumili at least mga 5% lang o 10% lang ng buying power mo. Kasi ako ayoko dito mag-risk, guys, kasi ako mas gusto ko yung inaabangan ko yung presyo. So na-discuss ko rin to, guys, na hanggat maaaring malapit sa 4.5, diyan kayo bumili tulad nito, guys, oh. So umano pa nag 4.51, kaya maganda kung diyan ka nakabili sa mga level na yan, at least medyo malaki-laki pa yung gain mo. So hindi ka masyado nakakatakot, natatakot sa pwede mangyari. Pero check natin yung 5 minutes nito, guys, kung anong itsura sa 5 minutes nito. So base sa 5 minutes, no? So ito pwedeng mas magandang abangan to, mga 4.76. Ayan, guys, 4.76, no? So may volume naman siya kahit papaano, pero mas gusto ko dito sa 4.76 o 4.8 na level na to, umabang. So at least may malapit ka pa makapag-sell ka para may earnings sa pangmalinaw na mga 6%, no? So ayan, guys. Next natin, si C. Ayan, C. So gumalaw din ata to kahapon. So ayan. Check natin yung MACD. So MACD, ayan. So laging talaga. So 66 yung RSI niya, guys. So may lumabas sa net foreign. So pagdating sa price movement, so buy may near 5.55 pa rin, guys, tayo dyan na. So buy near 5.55. So halos ang lumalabas na, kasi nabasag tong ano na 5.76 nung nakaraan. So sa ngayon, dahil nasa 5.8 pa rin yung ano natin, guys, ha. Ang resistance natin dyan kasi nakapasok pa rin sa 5.8. Hanggat malapit sa 5.5, buy ka lang. So yan lang ang bodega mode mo. Ngayon, kung sa tingin mo mababasag yung 5.5, ito talaga yung pinakahuling bodega mo dyan sa mga 5.3. Pero di ko na nakikita dito na babagsak pa siya ng ano, ng mga ganung level na 5.3. So kasi halos pares lang ang pattern nito ni ano eh, ni dito eh. Halos pares lang yung pattern niya, guys. Kaso nga lang to, nabigla to ulit kasi imbis paliit ng paliit na yung wave, lumaki pa oh. Tapos ayan, sisimula ulit. Check natin, guys. So ito yung 5.3, oh. Ayan yung 5.3, oh. Ayan, guys, no. So abang-abang lang tayo dun sa mga part na ano na dito bago mag 5.55, ito ang magandang buy sa 5.64, 5.65. Ayan, guys, no. Next natin si dito. Ayan. So dito, guys, medyo simplihan lang natin dahil na-discuss ko na rin. Dito sa kita mo naman yung ano, guys, nito, yung RSI nito. Ang ito ang isa sa mga inaabangan ko, guys, oh. Ayun, oh, yung ganyang pag-break niya sa RSI niya, sana tumuloy na 'yan, no. So yan 'yan, no. So nag-break siya, lumabas siya. No, no, guys, no. Sa at saka makikita mo isang linggo na mahigit, hindi siya lumalayo diyan sa 66 na 66.7 na RSI. So check natin yung price movement. May nagustuhan ako dito, guys, eh. Yung isa dito, guys, na isa pang maganda dito yung foreign, hindi bumibitaw. Yun ang isa sa mga stock na gustong-gusto kong pinapasok, guys, no. Isa sa tinitingnan ko dito, guys, ito, oh. Ayan, guys, oh. Yung lumabas yung candle niya na. Ayan, lumabas yung candle. Yan ang isa. Ang iniintay ko na lang dyan, ang isang follow-up, kailangan mag-close na medyo mataas dito na malapit. Kahit mag-close 6.5, maganda na yan. Ibig sabihin, tatlong green candle na yan, guys. Ibang usapan na yan, no? So, ang bodega mode lang natin, lagi, hanggat malapit sa 6 pesos, bodega ng bodega. Kasi kita mo, guys, hindi na re-retouch yung 6 pesos. Gawa nung dinidiscuss ko sa inyo, guys, nung manakarang video pa rin, na ito yung wave nga, lumiliit ng lumiliit. Ayan, guys, no? Papakita ko yung wave. Lumiliit ng lumiliit siya. So hanggang nabasag kahapon nga yung wave. So ayan, guys, oh, ito yung sinasabi kong wave, guys, no. So from high, no. Ayan, oh, yung wave na to, oh. Lumiliit siya ng lumiliit. Ganun talaga yan, guys. Kapag galing sa mataas, ang wave niyan papapaliit ng paliit hanggang mag-consolidation. Nagkaroon siya ng konso na dito kasi wala nang isasagad na wave.
kaya tumaas na. Ayan guys, so. Kahit i-connect mo to guys na bottom niya, ayan guys, i-connect mo yung bottom niya, wala eh. Doon at doon talaga ang pupuntahan guys eh, wala nang iba. Ayan no. Ayan guys, so. So sa akin, bodega lang din to hanggat malapit si 6 pesos, yun lang. So next tayo guys. So next natin si Apex. Yung kay ma'am, ano to eh, kay, check mo, ma'am, APX. So, check natin si ma'am, kay ma'am Evangeline, APX. Hello, ma'am Evangeline. So, maraming salamat kay ma'am Evangeline. So, nakalimutan ko na rin to si, ano, si APX, ah. So, ayan po. So, actually, guys, ako, guys, mas gusto-gusto ko yung nagre-review lagi ng stock. Kasi, tuwing, kapag wala na akong tabaho, medyo maluwag na, laging ginagawa ko, review lang ng review ng mga ano technical. So, ayan guys, no? So, dito guys, ang pinakamaganda, dahil nasa 1.88 siya, no? So, titingnan na untog pa siya sa 1.95 kasi nga, resistant yan dito sa part na to, sa left side. Dito side, guys, resistant yan sa level na yan, sa dito sa left side na yan. Ngayon, so, resistant din yun dito sa right side. Ngayon, just in case lang ah, lagyan natin ng pivot retracement. Mas maganda. Yan. So, just in case lang, mas maganda umabang ka sa 1.75 kung gusto mo bumili. 1.75. Kung hindi na taga-i-retest yung 1.75, dito nga lang sa 1.83. Abangan mo lang yung 1.83. Ano ba, Ma'am Evangeline? Ayan ah. So, ayan. So, just in case, kapag 1.83 ka o 1.82, so, makapag-sell ka pa, 6.63 sa 1.95. So, just in case, mauntog man. So, yan lang abang. Huwag nyo nang ahabuling dito above 1.95. Kasi nga, medyo alanganin yung ano ngayon ng ano eh, yung itong, dito pa lang kasi yung candle na to, naalangan na talaga ako, kaya hindi ko pinapasok yan, guys. Pag mga ganitong candle, guys, yung ang layo dito sa mga grupo ng candle, tapos biglang pump, nag-pump, huwag nyo nang habulin, guys. Ang habulin mo lang dyan, ang laro mo lang dyan, guys, bounce. Gagamit ka ng 5 minutes, titingnan mo yung bounce itong buntot na to, tapos kapag mag-sell ka, ayan to, example dito, tapos dito, nag-close, ayan no. So, pwede ka pa kapag-sell 4.22, so may gain ka dyan ng mga 3%. So, ayan, guys. So, medyo alanganin kasi kapag pinapasok yan. So, mas maganda kung gusto plan mo bumili, yung malapit dito sa 1.75, itong malapit sa 1.83, yun ang mga buy signal mo. Ngayon, kapag hindi siya lumapit doon, ayaan mo muna. Kasi, ang tanong kasi yun doon, yung balik sa'yo. Tataas ko, paano kapag hindi tumaas? Yun ang tanong. May iiwan ka dyan. Dapat handa ka rin mag-cut loss. So, ayan yung mga area na lang dapat tatandaan. So, next natin si PXP. So, kay Ma'am Evangeline pa rin to. Ayan. PXP. So, alam naman natin, bullish sa bullish to. Kita nyo yung mga foreign lumabas. Oh. So, mahirap kasi yung ano, mahirap kasi yung mga ganitong level na naiiwan sa taas. So, ang resistant, 14 pesos. Lagyan natin may isa pa lang resistant dito eh. May isa pang resistant. Itong level na to. Yan level na to. Yan. Resistant pa rin yan na 12.30. No guys, no? So, sa ngayon, base sa taas niya, ito resistant na around high nito 11.9 o 12 pesos na lang. So, ayan yan yung level na yan. Ngayon, kung gusto mo pumasok, actually itong candle na to, indecision to. Indecision yung candle na to, medyo mahirap. Mahirap pasukin to. So, mas maganda, check natin kung aabang ka dito sa 10.32, pwede mo bang isell dito? Pwede. Pwede pa may 5% ka. Wag mo nang isipin mag-ceiling to kasi nag-ceiling ng 2 beses, so wag mo nang isipin 'yan. So ang iisipin mo kung paano ka makakawala kung naipit ka diyan. Ayan. So ayan, so mga abang ka sa 10.35, ayan. Ngayon, kapag just in case, kapag nabutas 'yan na 10.32 o 10.35, ang abang mo dito sa itong bottom na to, anong bottom nito?
11.87 o 11.9. Ito, 11.9. Yan ang abang mo, 11.9. Ngayon, kapag nabutas pa yung 11.9, ay dito na ang abang mo sa 9.29 o 9.3. Yun ang mga entry level mo. So, dapat ang buy mo lang dito, mga 5% o 10% lang buying power mo, guys, no? So, next natin, ito si AGI. Ayan, guys, si AGI. So, sa AGI, sana nakapag-ano kayo dito, take profit kahit pa paano. So, na-discuss na natin si AGI. Halos review na lang din to, guys, no? So, AGI, confirm yung candle niya kasi, ano, halos spinning top. So, ang gusto ko lang din sa kanya, nagkaroon siya ng buntot, pinush siya ng buyer. So, kung gusto mo bumili dito, pasukin, abangan mo na lang dito sa 1.68. Itong abangan mo 1.68 kasi ito, yung breakout nito, ayan, no, malaki din, no, ang volume nito. Nasa 18.182 million. So, ayan. So, mas maganda kung bibili ka 7.68 kasi nga, sinasabi ko dati dito, malapit sa 7 pesos itong consolidation na to, bodega. Ayan. So, mayroon ka pa rin sana na 12.39. Ngayon, kung pag-sell ka, genius ka, ayan, 15% o 16%. Ayan, guys, no? Talang yung mga entry mo. Aintayin mo base doon sa gusto mo. No? So, yung RSI nito, guys, check nga natin. Ayan, medyo mataas namin, guys, no? So, kaya siya bumaba, 76. So, nag-correction muna. Di natin alam kung magsa-sideway siya. So, abang ka lang muna sa next candle niyan. So, SMPH. Ayan, SMPH. Si SMPH. So, na-discuss na rin natin to bago mag-breakout. Tandaan nyo, guys. Ito, ah. Mataas na rin to, guys, ang RSI na to. Nasa 77. May foreign buyers talaga lagi. No? So, na-discuss na natin yan, guys, bago mag-breakout. So, congratulations sa mga pasok dito. So, mayroon ka ng gain na 10.88. Guys, maraming salamat. So, baka naman, guys. So, dito, ito yung mga magagandang entry, guys. Yung magkakaroon ng mga buntot dito. Ayan, yun yung mga magandang entry. Gagamit ka ng 5 minutes. Ngayon, ang kailangan na lang butasin, ako pa, mas gusto ko, mabasag pa itong 34.11 sa bias. Kung gusto ko pa mabasag yan, bago siya mag-correction. So, bago mag-correction siya o magkaroon ng consolidation above 34.11. So, magkano na lang to? Just in case. So, nasa 1.61 o 1.2% na lang. So, napakaliit. 2% o 1.7. So, ayan, guys, no? So, pero kung mag-consolidation man dito sa 32, maganda rin. At least nandito na siya, medyo malapit-lapit na. So, ayan, kasi medyo pababain muna yung yung RSI. Pero, yung isang maganda lang din lagi dito, dalawang volume malakas, oh. Dalawang volume. Kaya, possible pa rin na basagin to. So, gamit lang kayo ng 5 minutes chart. Ngayon, kapag nabasag to at mag-close sa above 34.11, buy ka. Ngayon, kung medyo gusto mo pumasok talaga, buy ka lang ng mga 5%, 10% ng position sizing mo sa ng buying power mo, guys, no? Yun lang mga entry mo. So, long term naman to si SMPH, guys, no? Next natin si Mac. Ayan. Si Mac. So, hawak-hawak pa ba ito ni Sir Mau? Yung Mac na to. Ayan. So, ayan. So, ang gusto ko kay Mac, nagkakaroon siya ng consolidation dito. Maganda yan, guys. So, at least doji pa to. So, wait ka ng confirmation. Pwedeng tumaas. Kapag nagkaroon ng magandang green to, yun ang maganda. No. So, pero kung pula naman sana hanggang 5.15. Ang buy mo lang dito buy near 5.15. Ngayon kapag nag-close below 5.15, sell mo na kasi possible tong balikan tong even na to mga 4.5, ayan, possible balikan 'yan, no. So, okay, sa MAC. Next natin si JFC, ayan, Jollibee. So, Jollibee, ayan. So, mataas ng RSI nito, guys, nasa 84 na. So, pinapasok pa rin ng foreign. So, ang gusto ko lang din talaga dito kay Jollibee, nagkakaroon siya ng consolidation. Maganda to, guys. At least, buy near 166.48 lang. So, dyan lang yung level mo, buy. Kapag nabasag yan, guys,
Medyo unti lang yung buy mo kasi baka mamaya mabasag. Malapit dito sa 151, yun ang buy area mo. Next, no? So, solid candle naman to. So, mas maganda, makita natin, consolidation siya lang dito sa 166. So, next tayo, guys. So, green. May nagtatanong sa akin ito, green, kung paano daw intrihan na to. Actually, guys, ito si green, uptrend to, guys. So, kita mo naman, lagi mataas yung RSI nito, above lagi ng 60. So, uptrend naman to si green, guys, no? So, sa akin naman, kung ito, doji ito, so wait ka ng confirmation. Ngayon, kung kaya mo makabili dito, malapit sa 2.45, diyan ka bumili sa may 2.45. Or 2.4, ayan mga level na yan. So, hanggat malapit sa 2.4, 2.45, diyan ang bili mo. So, kasi pwede ka lang magbodega dito sa, mas maganda hintay mo yung next candle. Kasi kung medyo, wala masyadong volume kasi, oh. Ayan guys, oh. So below average yung volume. So mas maganda sa 2.4, 2.45 ka na lang mag-abang. So kaya mabasag man yan, 2.55, dapat mag-close siya 2.55. So kapag hindi, abang ka na lang ulit sa 2.4, 2.45. Ito si MBT guys, no? Ang ganda, nasa 70 ulit. So nagkaroon siya ng correction ng price movement. So ang ganda nito. So ayan guys, makikita natin, nagkakaroon siya ng konso. So dito guys, mas maganda kapag mga ganitong candle, anong low nito? 41.5. Ayan ang mga abang mo, yan mga ganyan 41.5 or dito sa level na to. 40.66. Ayan ang level na yan or dito na lang. So baka mamaya hindi naabutin yung 40.7 o 40.66, dito ka na lang sa 40.86 ang abang yung range na yan. At least makabili ka man dito sa level to, yung closing nito, ayan. So, magkano din sa resistant dyan. So, hindi ka pa rin lugi, 2.94, no? So, may 2% na malinaw ka. Ayan, guys, no? So, next tayo. Nickel. Ito si nickel. So, nickel, ang ganda ng, ano, ng volume, pati net foreign niya, 71 million. Hindi natin alam kung anong meron. So, ayan, guys. Sana nakapag-buy ka dito. So, yung nabasag yung 3.75. Ayan, guys. So ang ganda kasi, nagkaroon siya ng ano, box dito sa taas. Oh. Ito rin yung isang tinitingnan ko kayan, oh, kay Nickel. Ayan, no? Oh, yung level na yung box na yan. Oh. So hanggat na makakabili ito malapit sa 3.4, maganda. Kaso nga lang, hindi na bumalik. Kita mo yung dumiretso na. So ang next natin dyan na resistance. So, ayan. 4.3. Ayan, so just increase sukatin natin 4.3. Check nyo guys kung may catalyst to, no? So, 9%. So, maganda pa. Kahit mag-entry ka mga 5% ng buying power mo. So, may up pa na mga 9%, no? Tama ba? 9% ba yung up na to? Yun, 9% nga. Ayan. So, ayan. Hanggat malapit sa 3.75, buy ka lang ng buy, guys, no? So, kapag nag-close below 3.75, cut loss ka muna. Ayan. Sell mo muna yung position. At least buying power mo, 10% ba, maximum 10%, minimum 5% ang buy mo. Next natin si FGen. Malapit tayo matapos. So, ayan, FGen. So, na-discuss natin yung RSI nito guys, 71. So, ang ganda ng ano niya, ang ganda ng breakout ni FGen. So, nandiyan siya sa 27, no? So, sana mag-close na siya above dyan sa 27. Hanggat nandiyan siya sa close above 27, buy ka lang guys. Ngayon kapag bumalik siya ditong mga level, mga 26.26 or kapag sa tingin mo, kapag nagkakaroon ng ganitong candle guys, abangan mo yung low, pinaka-low nito, gamit ka ng 5 minutes chart, yan ang buy mo. So baka mamaya i-retest itong 26.26 o 26.30, mas maganda, makatama ka pa entry ka. So ano to guys ha, long term to. Ang maganda kay ano, kay FJ, ang kaabang-abang mo dito, dapat mag-close ng above 27 at dyan na lang maglaro. Ayan guys, kasi possible talaga, yan na yung all-time high mo. Ito 52-week high, oh. Grabe. Ito ba yung ano? Ayun nga, ito nga yung pinaka-high nyo, 28, oh. So ayan, yun ang resistant niya, 28. So DMC. So ayan kay Sir June.
kay DMC. Sir Jun. I hope, Sir Jun, nakapag-sell ka na sa ng 50% ng ano position mo. So, para sa akin, magandang buy signal mo dito sa 4.5 talaga. Hanggat malapit sa 4.5, buy ka lang. Ngayon, kapag nag-close below 4.5, dito na ang abang mo sa 4.3. Ayan guys. Tandaan nyo guys, no? Or magkaroon siya ng consolidation dyan sa 4.5, mas maganda. Basta ang maganda dyan guys, ang buy area mo, near 4.5. Pero kapag nag-close below 4.5, 4.3 na ang next mo. Ayan. Next tayo. So, last na ata to. Si, di, may Meg pa eh. Ayan, Meg. So, hawak din ni Ma'am Grace at saka ni Sir, ano ba yun? Harold ba yun? Natin si Sir. Hindi ko nakita yung ano ni Sir dito. So, discuss tayo guys. So, ito guys, no, medyo bumalik siya sa, no, sa 3.10. Nag-close siya sa below 3.10, nag 3.08. So, ang kagandahan naman sa kanya guys, sinalo siya ng MA100. Ayun, no, sa buntot. Ayan. Yun ang maganda. Sinalo siya. Pero yung volume niya naman, maliit lang naman yung bumaba o lumabas. O, kaysa dito, o, laki ng solid volume pa rin naman. So, possible lang, nire-test lang tong level na to. Ayan, no. High nito is 305, ang low nito 306. So, sinalo naman siya ng moving average 100. So, ang buy mo na lang, dapat close lagi 3.10. So, yan dapat ang abangan mo. Ang buy mo lagi, close above 3.10. Ngayon, kapag nag-close below 3.10, itong level na to, 3 pesos ang abang mo. So, next natin. So, LTG. Ang lakas ng catalyst nito ni LTG guys, no? So, yan yung catalyst ni LTG, yung Heineken. So, RSI nito guys, mataas na. So, nasa, nilagpasan yan na to, 86 na, 87. So, possible ang correction nito guys, no? So, sana nag-take profit na kayo dito ng 50%. So, mas maganda kung mag-close siya above 12.01 at doon siya mag-consolidation. So, yan guys, no? So, na-discuss natin yan dito, around dito, sa breakout na yan. So, sana nakasakay kayo. Ang next buy mo, tingnan natin by Pivot Retracement. Ayan, level na yan. Next buy mo, itong 0.382, itong 10.76. Ayan, dyan ang abang mo sa correction. Gamit ka lang ng 5 minutes. Just in case mag-correct. Or, baka mamaya, dito lang sa level na itong mga 11.26 or itong 11 pesos na yan. So, check mo muna, baka mamaya yung 11 pesos dyan siya mag-hold, no? So, medyo ilan din yan, 11 pesos. Ang gandaan. So, 8%, so pwede rin, no? Ayan guys, no? So, maraming salamat guys sa mga request nyo. Antabayanan nyo lang yung screen ko mamaya. At least magkaroon man lang ako ng mga 3 o 4 na stock guys. Maraming salamat.